umulan, no? Mas umulan. Bukas na kami uli. Good morning! Maayong buntag! Naka-helmet pa pala ako. Ano po natanggalin? Tanggalin tayo sa bayan, mga kaswelo, para bibili ng pangkonsumo sa ating mga kasamahan. Pagpatuloy namin ang pag-ani ng palay. Sana hindi na ulan para hindi basa yung aking palay. So, kukuha na ako ngayon ng ano, kukuha na ako ng parte ng makina. Dahil nakakuha na ng sweldo lahat ng aking mga kasamahan. So, yung makina naman ang magsusweldo. Kukuha ng parte. Tapos, bonus pa. Palay pa natin yung aanihin ngayon. Yun, oh. So, sa ngayon, bumili muna ako ng bigas. Wala pang bigas. Hindi pa makapagbilad. Then, pinaandaran na pala nila, mga sulo, yung tinumpok kahapon. Kukuha yung makina ngayon ng parte. At saka, siyempre, yung ano pa natin, palay. Sana hindi na ulan. Hindi basta yung palay. Tara, para makatulong dun. Tulungan ko muna sila. So yan po ang resulta, mga kaswelo, sa binago namin na tracer. Yan, no, napakalinis ng palay. At ayan naman yung ating parte. Yan. At pagkatapos po ng isang tumpok, naisa ko lahat, gapas uli. So may ano na, ginapas na sila dito. Kaya tutulong tayo dito ng paghakot. At siyempre hindi po mawala yung merienda, mga kaswelo, kapag tayo magpaani. Binirit natin sila ng tinapay at saka pantulak. Ayan, o. So, meron nga po pala kaming bagong membro dyan. So, sumali. Nadagdagan kami ng isa. Ngayon, ito ang saklap. Pero ang buti na lang po ay konti lang. At ito po yung resulta sa sunod-sunod na ulan at hangit-hangin. At tumba. Ayan. Aanda na po kami uli. Subdual. So, yan ang ating binago, mga kaswelo. Ayan. Kaya medyo gumaan na yung ating tracer. At luminis pa yung palay. Dahil dalawang beses siyang ma-blower. So, muntar na kami. Sit up na po kami uli para ano to, last ball na ito. Yun, no? Tulong-tulong po kami dito, mga kaswelo, dahil 11 lang kami. Buti na lang na dagdagan kami ng isang member. Ayos. At nag-declare po ang aming leader na kumain daw muna bago ito balikan. Para mananghalian ba? Yan nga po pala yung aming ulam. Tinulang manok yung ating binili. Ang asawa ni Doktor, yung tagaluto namin dyan, mga kaswelo. Kakain na yung mga mariniser. Budol-budol ba? Dianet na dyan palitan, jahongan na.
Ayan, hakutan na mga kuyolo. Tapos na po kami din sa Gaas area. Doon naman kami bukas sa Kala Adolfo. Ngayon ang aking nakuha ngayong palay ngayong araw ay 3 sika kaban sa aming tanim dyan, yung party ko. Tapos bukod pa yung sa tracer. Sa tracer, ano? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. O ay ano pala, 7, 21 katakal. Bali, 20 kakaban ang nakakuha nating palay ngayon. Ayan. Medyo marami po ang aking ano din eh. Arte. Pres na boys, kumpre! So yung mga kargador ko, oh. Pila sako? Tag 40 na. 40 ang sako. Lapok pa kayo. Ay. Tapos 20. Sige. Bayad na tayo. Ayan, dito na po kami sa highway. At si Tata nga po pala yung aming service dyan. Tagahakot. Siya po ang tagahakot ng palay papunta sa bahay. So ayan na, nandyan na yung ating service. Pangalawang balik na ni Tata ito. You know. Ayan, thank you Lord po dito sa blessings. Ayan na oh. Bumabanat yung aking garandiya mga silo. Banat kapag panahon ng tag-an eh, ay siya ay ano, mapupuwersa sa yung tagahakot ng mga mabibigat. Lalo na yung aking tracer. So nga pala, bukas ang aming schedule pagbalik kila Dulpo. Ayan, uwi na po kami mga kaswelo. Yun oh, ito na yung grasya mga kaswelo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kasako ang ating harvest ngayon. Maraming na tayong bigas, oy. Maraming na tayong bibili niyan. Nga pala, binalikan ko yung tropa mga silo dahil nagaya sila na mag-tuma-tuma daw muna. So, kaya binili natin sila ng Agwali Pataranta. Ayan o, umulan. Sila natapos kagad. Kuba ni Noy Ronilo. Walang pitsi. Puro. Organic. Pagkatagay mo na kami rin kay ulan. Pinatuma ko muna yung mga tropa. Ang Agwa di Pataranta ba? Umulan no? Umulan. Bukas na kami uli. The next day. Ayan, good morning mga swelo, maayong buntag. At una sa lahat, maraming salamat po kay Apong Gino sa Itaas at pinatigil na po niya yung grabe, yung hagupit ng ulan kagabi, kahapon at hangin. So nagpapasalamat po ako dahil pinatapos muna kami sa pag-harvest ng aking tinanim or aming tinanim ni Doktor bago bumagsak ang ulan. So, saktong-sakto lang po na nahakot lahat yung mga palay at mga gamit at tapos na po kami. So dahil nga hindi po ako nakapag-upload kahapon o gagabi dahil wala po internet connection dahil po sa aming panahon dito. Ngayon, hindi po pa ako nakapag-cover gaano sa palayan gawa ng kasagsagan ng aking gumagawa din po ako. So, konti lang po ang aking cover pero dugtungan natin ngayon ng konti. Hindi ko alam kung makapag-upload tayo dahil sa ngayon wala pong internet connection sa amin. Pero sa awa ng Diyos kumalma na ang panahon pero kulimlim pa rin. Ngayon patuloy pa rin, ituloy namin yung aming harvest lang palay sa membro ko, sa kasama namin kay Kayo Dulpo.
So yun nga, nakisulot na lang ako. Ay medyo alanganin, tagalid ako sa oras. Medyo mahuli lang ako. So kailangan ang Grandia na tatakbo, maghakot sa gamit kasi tatravel na naman po kami sa ibang rota. So kailangan ko ng driver. Ngayon, nagisulot na lang ako ni Mrs. Pinasabihan si Tata dahil maaga pa ako, nandito na ako. Madaling pa. Inano ko na yung mga, siyempre, mga alaga natin. Ngayon, dumaan ako dito sa garden natin. Medyo naapektuhan sila sa sulsul na ulan. Medyo nanilaw, lalo na yung aking ampalaya, nanilaw sila. Pero may bunga na, na pwedeng harbisin na ngayon. Hindi ko alam kung ma-recover ko po pa yan. Pero sa tingin ko, makarecover pa kasi hindi naman sila babad talaga kasi nasa taas sila. Yan ang aking ang gagawin muna ngayon. So na ako, pati si Bro Renaton dyan, nakita kami. Napasuyo na lang ako na medyo malit ako. Ngayon. Ay, grabe. Grabe ang kapon ulan. Nung nag-agwadi pataranta kami, pinainom ko sila siyempre. May ani. Binigyan din natin binigyan ko rin yung aking mga kasamahan para pampawi ng pagod sa kanilang serbisyo po. Tapos nakuha pa ako ng party sa tracer, yun, nag-share din ako para sa kanila. Yun nga, habang nagtatagay kami kagabi, kahapon, ay talagang walang tigil yung ulan. Kaya hindi tayo na-upload yung video kahapon. Konti lang din kasi bihira po ako makapag-video talaga, makapag-cover sa lalo na nasa palayan ako. Dahil tulong ako, tulungan kami lahat. Basta ang papel ko, mapakain ko sila, maalagay ko sila sa maayos para okay ang lahat. Ngayon na dugtong lang tayo konti. Bangit yung aking patulang ngayon mga siyolo, pero yun talaga, ang ipinagkaloob, sila sa ulan. Medyo dito sa patula, baba sila nababad sila. Pangit ng bunga, pero may harbisin. Paano may, itong pinagbintahan dito, masakali makapambili ako ng gasolina para dun sa tracer. Okay lang, salamat pa rin ako sa Panginoon na pinakalma niya yung panahon para kasi dikit-dikit yung aming schedule mga siyolo. Talagang puspusan kami ngayon. Medyo kami kay maraming lumapit sa amin na natanggihan namin. Yun yung patara namin na ang membro talaga ang una maani. Yung hindi membro na may tanim na palay talagang mahuli po talaga. Maraming lumapit sa amin grupo pero wala kami magawa. Wala po akong choice, hindi po ako makapag-desisyon kasi nga ang kasunod, sunod-sunod na kumbaga sa akin, kay Dulpo, kay Doktor, kay Renato, kay Naldo, lahat kami mga miembro ay may tanim na palay. So, ang patakara namin, ang unahin talaga yung miembro. So, humihingi rin ako ng pasensya. Hindi pala ngayon lang po ako naka-encounter dito nga sa ganitong panahon po mga swelo. Mahirap. Ako gusto ko silang yun kasi naawa ako kasi nagtumba na yung kanilang palay dahil sa panahon ngayon inog na, pero ang mag-ani sa kanilang palay mga swelo ay hindi pa makapunta dahil nandun pa sa kabila. Pero kami rota-rota po kami, meron nga nakiusap pero hindi namin mapagbigyan dahil nga pagbigyan namin itong isa baka itong isa wala na. Paras na lang namin na tinanggihan. Sinabi nga namin, kung walang kasabayan, trabaho namin po, anihin namin. Siyempre, palay yung aming gusto, kumita kami. Pero kapag meron pong kasabayan, lalo na halimbawa, yung sakin, schedule ngayon, talagang obligado namin anihin yung sakin. O kaya kay Doktor, kay Dulpo. Kaya yan lang, share ko lang sa inyo. Hirap. Kaawa din. Kasi lubog na yung palay. Kahit yung sa akin kahapon, medyo may dapa na pero konti lang. Na
schedule lang kagad kasi siyempre ako ang may-ari ng makina at yun lang ang pupuntahan namin, yung ano lang yun yung naiba. Kaya inuna yun para paakyat kami. So napahaba yata yung aking explanation. Sige, at pakita ko sa inyo muna po ang maharvest ko kahit nasira po. Sira talaga. Maraming reject pero aking putulin ngayon para ilaglag na lang kasi wala naman kwenta talaga. Sira. Ito ngayon. Ayan. Yung nauna sa ulan, naka ano siya, nakabuylo siya. Pero yung umusbong na bago ang tag-ulan ay talaga sira doon banda. Kaya puputulin ko na to. Pati yung aking palaya po, nanilaw. Ayan o, sira to. Ano eh, lubog yung puno mga suelo. Nalubugan ito kahapon. Lakas ng ulan kahapon. Yan ang aking gagawin ngayon. Pero inano ko na yung kasamahan ko na medyo maliit ako. Kaya may siyempre sikusuhin muna ito. Andan naman yung aking kuya. To the rescue naman. Tsaka yung parte ko binibigay ko ni tata. Siya yung kumbaga yung parte ko sa kanya. Kasi siya yung papalit kapag may ginagawa ako. Lalo na kapag meron akong ano sa barangay. Yan ang sitwasyon dito po sa ano. Sa bukid. Dito sa aking buhay-buhay. Sa vlog. So hanggang dito na po siguro mga suelo. Para yun lang update po. Pero patuloy po kami na mag-harvest. Pero yun nga, tatanungin namin si Dolpo kasi kay Dolpo yung schedule ngayon. Nasa sa kanya po kung kailangan gapasin kahit umuulan, nasa kanya kasi siya po may-ari. Pero sa tingin ko, hindi siguro kasi ibibenta niya yung ani ng palay, yung ani niya ngayon. Pag ibenta po na basa, konti lang po yung pinagbentahan kasi kakaltasan ng ano yan, ng buyer kasi basa, lugi. So ano po, komplikado yung aming schedule ngayon, dikit-dikit. Marami naghihintay na makabakante kami para masingit yung iba. Pero no choice kami, unahin namin kailangan yung membro. Yung dito pa sa akin, yung sa baba ni Iorger, hinog na rin. Pero pwede pang mahuli yan. Unahin muna yung iba, yung kailangan talang anahin. So, bali ito po ang update ngayon. Kadugtong kahapon. At balita ko po ay mayroon pang kasunod dito. Mayroon pang kasunod na low pressure area. Mayroon pang aasahan na bagyo. So, hindi ko alam. Makarecover yung ating tanim. Nakita ko doon sa taas. Puro dilaw na. Babad ba? Sige, pati yung palaya. Okay lang. At bago ko po ito tapusin itong video na ito, babatiin ko lang po yung ating masugid na sa taga-subaybay na si Sir Romeo Galang. Ayan, from Canada na laging nakasubaybay sa atin din. At sa kanyang misis na si Ma'am Socorro. Ayan, shout out po sa inyo. At sa kanyang anak na si Ana Rose. From Canada po sila na nanonood, nakasubaybay sa atin. Maraming salamat po. At isang makulimlim na umaga po sa inyo. Good morning po sa inyo. Ayan, ingat po kayo palagi kung saan man po kayo naroroon. At God bless. At maraming salamat po ulit sa inyong suporta. At sa laging panonood. At sa lahat-lahat po ng mga silent viewer dyan. At sa mga solid supporter, subscribers. Ang share kaaro. Ayan, sa lahat-lahat po ng mga ano. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong laging panonood dito sa aking buhay-buhay vlogging dito sa Baybay, lalo na ngayon sa pag-aani ng palay. So ganun pa man, talagang ako ay nagpapasalamat po sa inyo ng lubos dahil wala po ako dito ngayon sa mundo ng vlogger kung wala po kayo. Ayan. Ano ako sa patula ko. So yun lang.
Maraming salamat po at ituloy ko lang po itong aking gawain, mamitas at magsakati sa pala. Alas 6 pa naman yan, nakita ko sa oras, alas 6 pa at magano sa mga baka. Okay, so ayan naman po muna mga sila, balan po muna, bye.